Amen po mga kaibigan. Amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat. Welcome po muli kayo sa ating Mysteries of History and Prophecy. Nandito na po tayo kaibigan sa pang 12 na gabi sa ating seminar. Siguro yung iba ay first time, kayo po ay welcome sa ating seminar ulit kaibigan. Before po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo po muna ay mag-quiz kaibigan. Ang ating pong quiz ay patungkol po sa ating napag-aralan kagabi. Ano ang ating napag-aralan kagabi? Ito ay ang Mysteries of the Mummies. Ito ang ating napag-aralan kagabi. So quiz muna tayo dyan sa ating napag-aralan kagabi. May mga quiz cards po bang lahat? Kung wala po yung quiz card, pakitaas po yung kamay at kayo ay bibigyan ng quiz cards ng ating volunteer. Okay? Handa na lahat? Unang tanong? Bilisan natin ito. Ang kaluluwa ay mortal o immortal? Unang tanong, ang kaluluwa ay mortal o immortal? Pangalawang tanong, tama o mali? Ang buhay na kaluluwa ay pinagsamang alabok at hininga ng buhay? Ang buhay na kaluluwa ay pinagsamang alabok at hininga ng buhay? Tama o mali? Number three, ayon sa Biblia, gaano karami ang alam ng mga namatay na? Ayon sa Biblia, gaano karami ang alam ng mga namatay na? Pangapat na tanong, tama o mali? Ayon kay Jesus, ang mga patay ay natutulog sa libingan at naghihintay sa muling pagkabuhay? Ayon kay Jesus, ang mga patay ay natutulog sa libingan at naghihintay sa muling pagkabuhay. Yan ay tama o mali? Number five, oo o hindi? Hawak ba ng mga taga-Ehipto ang katotohanan patungkol sa estado ng kamatayan? Hawak ba ng mga taga-Ehipto ang katotohanan patungkol sa estado ng kamatayan? Oo o hindi? Sagutan natin kaibigan o sagutin natin ang ating mga papel. Check your own papers. Honesty is still the best policy. Tinitinan kayo ng mga anghel. Unang tanong, ang kaluluwa ay mortal o immortal? Yan ay, of course, mortal. Pangalawang tanong, tama o mali? Ang buhay na kaluluwa ay pinagsamang alubok at hininga ng buhay? Tama. Number three, ayon sa Biblia, gaano karami ang alam ng mga namatay na? Wala or zero. Number four, tama o mali? Ayon kay Jesus, ang mga patay ay natutulog sa libingan at naghihintay sa muling pagkabuhay? Tama. Panglima, oo hindi. Hawak ba ng mga taga-Ehipto ang katotohanan patungkol sa estado ng kamatayan? Of course, hindi. Ang Biblia ang siyang may hawak ng katotohanan ito, kaibigan. Now, welcome po muli sa ating seminar. Bago pa tayo magpatuloy, kaibigan, atin po munang awitin ang Ako'y Pinangungunahan. Ano yung English nito? Ako'y Pinangungunahan. Yung alam sa awit, awitin natin ito. Hang on, ha? All the way my Savior leads me. Thank you.
Ako'y pising. Ako'y pinangungunahan ni Jesus. Wala akong alinlangan sa habag niyang patnubay. Sarap ang kabuhayan ng sakat, yan manahan. Pagkat bawat karanas ay pawang ikatitibay. Pagkat bawat karanas ay pawang ikatitibay. Ako'y pinapatnubayan ng pag-ibig niyang sakdan. Sadyang pinangangakuan sa langit ng tahanan. Pag ako ay nabihisan ng walang hanggang buhay, aawiting walang hanggan, si Jesus ang umakay. Aawiting walang hanggan, si Jesus ang umakay. Welcome po muli kaibigan sa ating seminar. Ito po ang ating handouts po ngayon. Kung kayo po ay makakatin ng 15 nights, kayo po kaibigan ay makakatanggap ng free DVD. Yan po ang pangako po kaibigan. Children's seminar, tapos na po ang ating po mga children's evangelist ay nandito po yung iba at ang mga volunteer. Ano po ba ang ating abangan sa susunod na mga gabi kaibigan sa ating pag-aaral? Bukas po, Linggo, atin pong pag-aaralan ang impyerno. Ang pagpapahayag patungkol sa impyerno, ang impyerno na ba ay nandito na ngayon? Nandun ba sa ilalim ng lupa ang impyerno? Or may mga tao na ba na nasa impyerno ngayon? Yan ang ating titinan po bukas. Sa Lunes po kaibigan, atin pong titinan ang tatlong mga hakbang papunta sa langit. Sasakay ka ba sa bus, eroplano, papunta ng langit? Yan ang ating titinan kaibigan. Huwag po kayo mag-absent kung gusto niyo malaman kung ano ang ating gagawin para tayo ay makapunta sa langit. Baka sasakay kayo ng LRT, kaibigan. Atin pong pag-aaralan sa Lunes. Sa Martes po, atin pong pag-aaralan, Revelations Millennium, The Devil's Goes on Vacation. Gusto niyo bang sumama sa Diablo sa kanyang bakasyon? Ano ba ang bakasyon ng Diablo? May bakasyon ba ang Diablo? Ito ang ating pag-aaralan sa Martes. Kung gusto niyo pong matutunan niyo, kaibigan, balik po kayo sa Martes, bukas sa Martes, at atin niyang pag-aaralan. May homework ako sa inyo, kaibigan. Basahin niyo po yung pahayag, Apocalypse 20, para po may idea na po kayo sa ating pag-aaralan sa Martes. Basahin niyo po yung Apocalypse or Revelation chapter 20. Tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin ang ating theme song sa gabing ito. Tumingin ka kay Jesus. Tumingin ka kay Jesus. Sa masaya niyang mukha, mapapawi ang dilim sa lupa. Sa malwalhati niyang biyaya. Tayo po manalangin. Mapagpala po na yung Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Kami po inyong pinagtipon-tipon upang mag-aaral ng iyong banal na salita. Gabayan ang bawat isa, buksan ang isipan at puso upang amin pong maintindihan ng lubusan ang mga katotohanan ang aming matanggap. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po lahat ay magsiupo. Ang ating pag-aaral ngayon, kaibigan, ang pintuan ng Diablo. Knock-knock! Kumakatok na ba ang Diablo, kaibigan? Ito po ang ating pag-aaral ngayon, kaibigan. Noong March 22, 23, 1997, may 39 na mga miyembro po na tinatawag na Heaven's Gate na isang cult or culto. Sila po kaibigan ay may ginawa na nagbigay ng napaka dakilang historia sa Amerika. Ano niyo po kung anong nangyari? Bakit ba kaibigan? Dahil sila po ay nag-suicide. Ano bang Tagalog sa suicide?
Nagpakamatay. Sila ay nagpakamatay, kaibigan, itong 39 na mga miyembro ng Heaven's Gate. Bakit ba sila nagpakamatay? Ano, kaibigan, sila po ay naniniwala patungkol sa isang kamatayan na sila ay pupunta hakbang sa panibagong buhay kung sila ay mamatay. Napansin po natin ang artikulo ito, kaibigan. Itong Heaven's Gate na ito, si J. Gordon Melton, isang editor ng Authoritative Encyclopedia sa Amerika na mga religion o relihiyon. Sabi niya, sa kasong ito ay may positibong motibo sila patungkol sa mga miyembro ng Heaven's Gate na kultong iyan. Isang dakilang lugar na mapupuntahan, sabi niya, kaya bakit pa tayo maghihintay dito? Isa sa mga rason bakit nagpapakamatay ang mga miyembro nito, kaibigan, dahil ang turo sa kanila na sa panahon na sila ay mamatay, sila ay pupunta sa panibagong buhay. Sila ay may bagong buhay na makakamtan. Ito ay buhay pagkatapos ng kamatayan. Pero saan sila pupunta, kaibigan? Sabi nga dito, ang grupong ito ay talagang kakaiba. Bakit ba? Ang mga taong ito ay kalmadong pinili ang pagpapatiwakal para makalabas sa napakapositibong paraan patungo sa isang mas mataas na antas ng buhay. Sabi niya ni James Tabor. Ang mga taong ito, kaibigan, itong Heaven's Gate na kulto, ang kanilang motibo dahil sila, kung sila yung papakamatay, ay dahil para sila ay makalabas galing sa pisikal natin na mga katayuan at sila ay pupunta sa ibang or panibagong anyo ng buhay. Itinuring nila ang kamatayan hindi bilang ano, kaibigan? Kalaban ng buhay, ngunit bilang buhay mismo. Tanong ko lang, kaibigan, ano nga ang sabi ng Biblia patungkol sa kamatayan? Ito ba ay entrance? Ito ba ay entrance patungo sa panibagong buhay? No, kaibigan. Ito ba ang simula sa panibagong buhay? Ang kamatayan? Well, atin yung pag-usapan, kaibigan. Or, binagit ng Biblia na ang kamatayan ay kaaway. Atin po tinang, kaibigan. Ang kamatayan ba talaga? Sabi ng 1 Corinthians 15:26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ano, kaibigan? Ang kamatayan. Hindi po, kaibigan, ang kamatayan. Ano ang kamatayan, kaibigan? Kaaway. Ang nabanggit po sa Biblia. Pero itong mga kultong ito, kaibigan, sila ay kinakaibigan nila ang kamatayan. Sa kanilang paningin na kung mamatay ang tao, sila ay pupunta sa pinabagong napakagandang pamumuhay, afterlife. Sabi nga ito, kaibigan, sa isang quote patungkol sa kultong ito ng mga grupo, James Tabor, sabi niya, itinuturing nila ang kamatayan hindi bilang kalaban ng buhay, ngunit bilang buhay mismo. So bakit sila nagpakamatay, kaibigan? Dahil sa kanila, ano nga? Ang kamatayan ay kaibigan. May masusumpungan silang napakagandang buhay pag sila ay mamatay. Kaya pala sila ay nagpapakamatay, yung 39 na mga miyembro ng Heaven's Gate na ito. Alam niyo, kaibigan, ito ang Heaven's Gate. Ang tanong, kaibigan, instead na pupunta sila sa langit, kasi ang kanilang grupo ay tinatawag na Heaven's Gate, sila ay pumunta o binuksan nila ang pintuan ng Diablo. Well, bakit ba, kaibigan? Atin niyang titinan, ano ba talaga ang pintuan o pinto ng Diablo? Actually, kaibigan, lahat ng mga kultong mga grupo, sila po ay nagbukas sa pintuan ng Diablo. Hindi lang ang mga grupong kulto, kundi ang buong mundo, halos buong mundo, kaibigan, halos mga buong relihiyon, ay binuksan ang pintuan ng Diablo. Paano ba natin malalaman yan? Well, atin niyang pag-uusapan ngayon, kaibigan. Ano ba talaga ang pintuan ng Diablo? Pero bago yan, kaibigan, atin po munang tatanungin ang tanong na ito. Paano makikilala natin ang mga kulto? Noong 70s, kaibigan, na taon, may napakalawak na kulto na grupo doon po sa Jonestown, Guyana, na may 900 na mga tao na namatay sa isang pangkalahatang pagpapakamatay. Mass suicide ang ginawa nila. Paano ba natin ma-identify na ang isang grupo ay isang kulto, kaibigan? Atin po titinan dito. Ano ang kulto? Sa Kristiyanong perspektibo,
Ang kulto ay kahit anong grupo na hindi tumatanggap kanino? Kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas at sa Biblia bilang pundasyon ng pananampalataya. Simple lang kaibigan, ang mga kulto hindi sumusunod sa Biblia, hindi din sumusunod kanino? Kay Jesus o kay Kristo. Malinaw po ba yan so far? Ano ba ang kulto? At titignan natin ito kaibigan. Paano natin makikilala ang kulto? Yan ay sa Kristiyanong perspektibo. Pero atin pang laliman kaibigan natin pag-aaral. Una rin po dito, ang kulto ay makikilala natin kung ito ay may tinuturo na ganito. Nagsisisunod sa taong pinuno sa halip kay Kristo. Una po kaibigan, nagsisisunod sa taong pinuno sa halip kay Kristo. Kaibigan, itong mga grupong ito, yung kulto natin na pag-aralan, itong mga Heaven's Gate, sila ba ay sumusunod sa Panginoon or sa tao? Dati buti ng kaibigan, hindi ko alam kung ikaw ay sumusunod sa Diyos or ikaw ay sumusunod sa tao. Pero sabi ng Biblia, sa John 14 verse 6, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Walang ibang daan na makakapunta sa langit, kundi sino lang? Si Jesus. At ang katotohanan at ang buhay, sino man ay di makapaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, yung kulto natin na pag-aralan kanina, lahat po sila ay namatay, lahat po sila ay nagpakamatay dahil sila ay sumunod sa turo ng tao. Sila ay sumunod sa tao. Ang kanilang leader actually, kaibigan, ay si Applewhite. Si Marshall Applewhite. Sino ba ang inyong sinusunod ngayon kaibigan? I hope you're following Jesus. Blahin ko po kaibigan na sinusunod niyo sa Jesus. Dahil kung hindi po natin sinusunod sa Jesus at ang banal na kasulatan, ito ay isa sa mga palatandaan sa perspektibo sa Kristiyano. Ito ay ano? Kulto. Malinaw po ba yun so far? Tayo po ba naniniwala sa Biblia dito, kaibigan? Sino po naniniwala sa Biblia? Okay, lahat po tayo naniniwala sa Biblia. Sino po ba ang naniniwala na ang Biblia ay katotohanan? Oh yes, lahat po tayo ay naniniwala na ang Biblia ay katotohanan. Sino po naniniwala na kung susundin natin sa Jesus ay nasa siguradong lugar tayo? Oh yes, lahat po tayo, kaibigan. Patuloy po tayo, kaibigan. Ang kulto ay isang grupo na hindi sumusunod kay Jesus at hindi sumusunod kanino? Or sa Biblia, or sa banal na kasulatan. Patuloy po tayo, kaibigan. Sino ang sinusundan mo? John 10 verse 4, sabi po dito, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya, sino? Sila. At nagsisisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kaniyang tinig. Sino ang inyong sinusunod, kaibigan? Alam niyo, kaibigan, dalangin ko na sana pareho tayo or magkahalintulad tayo sa tupa. Ano niyo kung anong tupa? Yung tupa, kaibigan, mahilig sumunod. Mahilig sumunod sa kaniyang pastol. Ito yung kanilang, nakakita na ba kayo ng tupa? Hindi pa kayo nakakita ng tupa? Kambing lang siguro, nakita nyo. Ang kambing, kaibigan, hindi marunong sumunod. Ikaw yung ipapusunod ng kambing, tama po? Pero ang tupa, kaibigan, kahit walang tali yan, susunod yan sa'yo. Kung kilala niya ang boses mo. Ganito po ang perspective sa Kristiyano, kaibigan, na kung ikaw ay nakakilala sa, or nakaka-familiar sa tinig ng Diyos, susunod ang mga tupa. Alam niyo, kaibigan, safe na safe pag tayo ay susunod kay Jesus. Safe pag susunod tayo sa banal na kasulatan. Ngunit hindi po safe, kaibigan, ang pagsunod sa tao. Nakalala po yan? Hindi po safe ang pagsunod sa tao. Sino po bang agree po doon? Na hindi po safe magsunod sa tao? Or sumunod sa tao? Safe na sumunod kay Jesus. Yes? Yes, safe ang sumunod sa Biblia. Yes? Yes, kaibigan. So, kayong gabi, kaibigan, kung ano ang ating mapag-aralan sa Biblia, gusto kong sundin. Gusto niyo rin bang sundin? Okay, patuloy po tayo, kaibigan. So, una, nagsisunod sa taong pinuno sa halip ng kay Kristo. Kung ano ang sasabihin ng Biblia, sabi ng Diyos, sundin mo, susundin natin. Pangalawa, kaibigan, Jeremiah 17 verse 5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Yan ang sabi ng Biblia. Huwag niyo pong ilagay ang inyong, o huwag niyo pong idepende ang inyong kaligtasan, kaibigan, sa tao.
or wag niyo i-depende ang inyong mga kaligtasan sa inyong mga pastor or sa leader. Hindi natin pwedeng i-depende ang ating mga kaligtasan sa ating kapwa-tao. Tao rin ako, kaibigan, wag niyo po sundin. Kung ano po ating mababasa sa Biblia, yun po ang ating sundin. Amen? Patuloy po tayo, kaibigan. Now, pangalawa, paano makikilala ang kulto? Pangalawa, nagsisunod sa turo ng tao sa halip na sa Biblia. So, kung ano ang tinuturo ng tao, ito ang kanilang sinusunod. Now, kaibigan, alam nyo, china-challenge ko yung mga tao, like sa mga seminar na ganito, china-challenge ko sila na sundin nyo ang Biblia at ang taong si Jesus. Huwag nyo sundin ang tao. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, sundin nyo. Si Kristo, sundin nyo. Kung ano ang sinabi niya, sundin natin ang Biblia. Fair po ba yun, kaibigan? Lahat naman tayo may Biblia po, di ba? Lahat ba tayo may Biblia? Yes, of course. Kaibigan, sa John 17:17, sabi po ni Jesus dito na, "Thy word is truth. Thy word is a lamp unto my feet," sabi niya sa Psalm 119:105, na ang salita niya raw ay ilawan ng ating daan o ng ating paa. Yan ang sabi niya. Bakit ba kinakailangan natin ng lamp, kaibigan? Bakit ba kinakailangan natin ng lampara o ilawan? Bakit kaya? Para hindi tayo makakapunta sa kultong grupo. Opo? Yes, of course. Para po, kaibigan, bigyan tayo ng liwanag ng Panginoon upang hindi tayo madaya ng kaaway. Naniniwala ba kayo na magdaraya ang kaaway? Yes. Naniniwala po ako noon, kaibigan. Sino na ba nadaya dito sa mga mandaraya? Pumunta kayo sa Manila? Madaya kayo doon? Nung dati, kaibigan, galing pa ako sa Mindanao, nag-land yung airplane sa Pasay, sa National, ano yan, Ninoy Aquino. Hindi ko alam na yung pamasahe pala galing sa Pasay, papuntang EDSA Pasay, nasa 20 pesos lang. Pero kaibigan, sumakay ako ng motor. Sabi niya, sige, sakay ka lang. Hindi siya nagsabi kung magkano. Sumakay ako. Yung nangyari, siningil niya ako ng 150. Ang lapit lang nun. Sabi ko, bakit 150, kuya? Sabi, yun yung rate dito. Nagtanong ako sa ibang tricycle driver, sabi niya, 20 lang. Sabi ko, talaga. Nadaya ako, kaibigan. Kaya, takot akong madaya. Takot ba kayong madaya, kaibigan? Sundin natin ang Biblia at si Jesus. Amen? Sundin natin, kaibigan. Baka madaya tayo. 20 pesos lang, maging 150 or 200 pa. Well, kaibigan, nagsisunod sa turo ng tao sa halip na sa Biblia. Once again, kaibigan, ang pinakamagandang halimbawa po niyan ay itong ating nabuksan sa pag-aaral na kulto na grupo. Ang Heaven's Gate na kulto. Ito po ang kanilang photograph, kaibigan, sa kanilang parang hall or kanilang gathering place. Dito po, kaibigan, na may 38 followers, 38 na mga membro, si Marshall Applewhite. At siya po ay uupo dito. Dalawa. Siguro napansin nyo na may dalawa po dyan. Yung dalawa dyan, kaibigan, ang nangyari kasi kay Applewhite, kanyang hiniwalayan ang kanyang asawa. At nung hiniwala niya ang kanyang asawa, siya ay nag-asawa muli. At nung nag-asawa siya muli, namatay sa cancer ang kanyang pangalawang asawa. At dahil doon, si Applewhite ay uupo dito at ang kaluluwa ng kanyang asawa, sabi niya, ay uupo din dyan kasama niya, katabi niya. At siya ay hihingi ng mga instruksyon patungkol sa kanyang grupo. Actually, silang dalawa ang nagawa ng Heaven's Gate na grupo. At dahil namatay, binigyan niya ng pinaglaanan niya ng upuan upang silang dalawa ang mag-lead ng Heaven's Gate na ito. Ngunit patay na ang kanyang asawa. At patuloy niya pa rin itong kinakausap, kaibigan. So, nagsisunod sa turo ng Biblia. Nagsisunod sa turo ng tao, rather, sa halip ng sa Biblia. Kaibigan, may tanong ko lang. May mga ganitong halimbawa din ba sa ating mundo ngayon? Na sumusunod sa turo ng tao kaysa turo ng Biblia? Well, marami, kaibigan, sa ating mundo. Halos buong mundo, kaibigan, ay sumusunod sa turo ng tao. Kagaya na lamang, pagkaibigan, lahat ng tao alam na may 10 commandments. Tama po?
Kayo ba'y nakakalam na may Ten Commandments? Yes, of course. Ang amazing lang kaibigan, alam nila na may Ten Commandments, ngunit hindi naman sinusunod ang Ten Commandments. Tama po? Ilan ba merong kautusan sa Ten Commandments? Sampo, of course. Tama? Ten Commandments. So, napakarami kaibigan, parang naguguluhan ka sa iniisip mo na alam naman nila na may Ten Commandments, pero bakit hindi sinusunod ang Ten Commandments? Patuloy pa tayo kaibigan, nagsisunod sa turo ng tao sa halip na sa Biblia. Tinuturo ba ng Biblia ang Ten Commandments? Yes, of course. Kung hindi kaibigan, okay na magpatay. Okay na nga na magsinungaling, tama? Pero hindi po yan okay kaibigan sa ating panahon ngayon. Pangatlo pa kaibigan, inuudyukan o inuudyok ng kulto ang pansamahang pagkakawangis. Ito ang kanyang, ito ang isa sa mga palatandaan kaibigan na ang grupo ay isang kulto. Ano ba ibig sabihin niyan kaibigan? Before gumawa ng desisyon na magpakamatay ang mga miyembro ng Heaven's Gate kaibigan, yung tumingin o nagtingin sa video, may video actually silang ginawa at tininan ito. Noong tumingin kaibigan, noong nagtingin sa video ito kaibigan, sabi nila na hindi nila lubos na makilala kung sino dyan or anong likas ang nandyan. Lalaki ba sila o babae? Bakit? Sa kanilang discovery, halos pare-pareho ang kanilang mga hawig. Pare-pareho ang kanilang mga gupit. Hindi na nga nila naguguluhan nga sila kung saan ba yung babae dyan or lalaki. Kasi lahat, para magkapareho. Lahat sila kaibigan ay may maiksing haircut. Hindi ako kasama noon, ha? Maiksing aking haircut, hindi ako kulto. Well, kaibigan, patuloy mo tayo. Yun ang kanilang discovery. Na lahat ng mga taong ito, yung membro nito kaibigan ay may pagkapareho. Ang tanong kaibigan, ganito din ba ang nangyayari sa karamihan ng mga Kristiyano? Na may parehong mga mistake o parehong mga pagkakamali ang kanilang discovery. Kung ano ang sinusunod ng iba, kung ano ang ginagawa ng iba at hindi ginagawa. Ito ba din ang problema ng karamihan kaibigan sa mundo? Kung ano ang ginawa ni elder o ginagawa ni pastor, yun din ang aking gagawin kasi ginawa niya naman eh. Tayo din ba ay nahulog sa pagkakamaling ito, kaibigan? Well, kaibigan, huwag niyo pong sundin ang tao. Sino ang ating sundin? Si Jesus at ang Biblia. Hanggat hindi sumusunod sa Biblia, kaibigan, huwag po nating sundin. Pansamahang pagkakawangis. Kaya nga, kaibigan, namatay silang lahat dahil bakit? Kung ano ang ginawa ng isa, yun din ang kanilang ginawa. Alam niyo, kaibigan, ginawa po kayo ng Diyos na may kalayaang pumili. Ginawa po tayo ng Diyos na may kalayaang pumili na kung ano ang sabihin ng isa kaibigan, huwag po nating diretsong paniwalaan. Atin pong saliksikin at mismo ating pagpipili ang siyang magdesisyon kung saan tayo. Huwag po kayong magpakontrol sa isipan ng ibang tao. Atin pong ipakontrol ang ating buhay kaibigan kay Jesus. Sa banal na kasulatan, ito ang napaka-safe na ating pwedeng sundin. Huwag pong ganyan kaibigan. Huwag po nating sundin kung ano ang ginagawa ng iba. Iba ka kaibigan, tayo ay pupunta din sa parehong pupuntahan ng iba. What if yung sinundan mo ay mapupunta sa impyerno? Saan ka pupunta? Saan kaibigan? Sa impyerno din. Tama? So dito po natin kikita kaibigan, huwag po nating sundin kung ano ang ginagawa ng iba. Ginagawa ito ng lahat, malamang ito ay tama. Siguro ito ang ating pag-intindi, siguro majority wins. Siguro dahil ginagawa ito ng lahat, tama siguro ito. Pero kaibigan, hanggat hindi natin masaliksik ang Biblia, sino ba ang tama? Ang pangkalahatan o ang Biblia at si Jesus? Ang Biblia at si Jesus. Posible ba na mali ang karamihan? Posible kaibigan. Posibleng maging mali ang karamihan. You see, ang tunay na punto ko dito kaibigan or tunay na issue ay ang peer pressure. Ano kaibigan? Yung peer pressure. Parang ito yung ginagamit ng Diablo para hindi tayo makakapunta sa o hindi tayo makakadesisyon sa ating sarili.
yung mga kaibigan natin, yung ating kasama sa ating pananampalataya, isa ito sa mga ginagamit ng Diablo dahil parang nakadikit ang ating pakiramdam sa kanila, ang ating damdamin sa kanila, kaya't hindi natin madesisyonan. Na instead, tayo sana ang sarili nating desisyon ang masunod. Alam ng Diablo, kaibigan, kung paano niya kukontrolin ang ating sarili. Kung makontrol niya ang leader, makukontrol niya rin ang lahat ng mga miyembro. Patuloy pa tayo, kaibigan. Peer pressure. Pag-control sa isipan. Ito ang ginagawa ng Diablo. Kaibigan, tayo ay may kalayaang kumili. Amen? Kaibigan, kayo po ay binigyan ng Panginoon na may kalayaang kumili. Nasa inyo ang desisyon. Nasa inyo kung sino ang pipiliin. Tayo ay may kalayaang kumili. Kagaya na lang nito, kaibigan, itong tatlong mga Hebreo, doon po sa kaharian ng Babylonia, doon sa kaharian ng Babylonia, gumawa po si King Nebuchadnezzar ng isang napakalaking larawan at sinabi niya, lahat ng mga tao sa aking kaharian ay kailangang sumamba, luluhod, yuyuko sa aking larawan na ginawa. At kaibigan, halos mahigit may 100,000 na mga tao dito. At nung pinatugtog na ni King Nebuchadnezzar ang trompeta, ang mga instrument, kailangan makita niya lahat ay yuyuko. At kaibigan, lahat ba ay yumuko? No. May tatlong mga kabataan na hindi yumuko, kaibigan. Sila ay tumayo at kanilang itinayo ang kanilang mga paa na hindi nila susundin ang pagsamba sa imahe. Alam po natin, kaibigan, na sa Biblia, binanggit po na hindi po kapuri-puri sa Diyos ang magsamba sa mga larawan. Hindi po sila sumama, kaibigan. Pwede naman na patali-tali lang sila ng kanilang mga liston or ano ba yan? Liston ba yan sa inyo? Sintas. Sa Bisaya kasi, liston yan eh. Yung sintas. Pero hindi nila ginawa, kaibigan, sila ay nanatiling nakatayo upang makita ng karamihan na sila ay tapat sa Panginoon. Sino ang kanilang sininod? Ang tao, ang karamihan, o ang Diyos? Ang Diyos, kaibigan. Hindi po ang karamihan posible na ito ay magiging mali. Yan po ang ginawa ng mga alagad ng Panginoon na sila Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego. Sabi nga sa Proverbs 16 verse 25, kaibigan, sabi dito, may daan na tila matuwid sa tao. Ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Siguro sa ating paningin, okay. Pero ang hantungan, ano? Kamatayan. Kaibigan, siguro nag-isip tayo na parang tama to. Kasi marami naman ang sisimba eh. Parang tama to kasi marami ang miyembro. Parang tama to. Pag may parang, kaibigan, hindi tayo sure. Right? Ang ating kaligtasan ay hindi parang-parang. Ang ating kaligtasan ay malinaw na binanggit sa Biblia na kung sundin natin si Jesus at ang Biblia, ang katotohanan, tayo ay siguradong maliligtas. Amen? Hindi parang, kaibigan. Kung ano ang nakasulat sa Biblia, yan ang katotohanan. May tanong ko lang, kaibigan. Kung ikaw ay siguro namumuhay sa panahon ni Noah, ilan ba ang nagkamali sa panahon ni Noah? Halos buong mundo, kaibigan. Ilan ba yung nakapasok sa arka? 8. At ang karamihan ay nawala. At nakita natin, kaibigan, na yung mga karamihan ito, yung mga taong ito, na sumusunod sa kanilang kapwa-tao, sa kanilang kapwa-mga leader, sila ay namatay nung bumaha ang mundo, yung may nagawang pangkalahatang baha, kaibigan. Alam nyo, kaibigan, nung dati, tinawag po si Noah na kulto dahil nga siya ay sumusunod sa Biblia at sa Panginoon. Alam nyo, kaibigan, may mga Kristiyano din tayo, mga kaibigan, ngayon na sasabihan tayo na pag susundin mo ang Biblia at si Jesus, ikaw ay isang kulto. Nasabihan na ba kayo nun, kaibigan? Na pupunta sa iyo at sasabihan ka, mag-ingat ka, ha? Pag susunod ka sa Biblia at sa kay Jesus, ikaw ay magiging kulto. Baka ikaw ay makakasanib na sa isang kultong sekta. Ito ang karamihan ng kaibigan na patuloy na
nangyayari sa ating sanlibutan. Pero ang tanong, kaibigan, magiging kulto ba ang isang tao o magiging kasapi ba sa isang kulto ang isang tao pag siya ay sumusunod kay Jesus at sa Biblia? Hindi, kaibigan. Hindi po magiging kulto ang isang tao o isang grupo na susunod kay Jesus at sa Biblia. Amen? Hindi po, kaibigan. Malinaw po yun. Ang hindi sumunod sa Biblia at sa kay Jesus, yun ang magiging kulto. Hindi pagiging kulto ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod kay Kristo at pagsunod sa Biblia. Sa panahon ni Noah, kaibigan, napakaraming mga namatay at hindi nakapasok sa arka dahil sa kanilang maling akala. Mali ang kanilang pag-intindi, parang-parang lang ang kanilang, parang sakto siguro itong karamihan, parang, napakaraming parang. Nabanggit ko, kaibigan, hindi po parang-parang ang ating kaligtasan. Ito po ay malinaw na pinapahayag ng Diyos. Kung ano ang nangyari sa panahon ni Noah, kaibigan, ganito din ang mangyayari sa kahuli-hulihang mga araw. Kung nadaya ng Diablo ang buong sanglibutan sa panahon ni Noah, posible din ba, kaibigan, na mangyayari din yan ngayon sa ating mundo? Yes, of course. Posible din. Gaano karami ang nadaya? Napakarami. Sa ating panahon ngayon? Napakarami din. Tingnan po natin, kaibigan. So, paano natin makikilala ang kulto? Pangatlo, inuudyok ang kulto. Inuudyok ng kulto ang pansamahang pagkakawangis. Kung ano ang ginawa niya, susundin ko rin. Pareho ang ginagawa. Walang pagkakaiba, kaibigan. Hindi ka makakasunod sa katotohanan habang sumusunod ka sa karamihan. Sino ba ang ating dapat sundin? Ang karamihan o ang Biblia? Ang Biblia. Ang karamihan o si Jesus? Si Jesus. Malinaw po yan, kaibigan. Sundin po natin ang Biblia at si Jesus. Pang-apat po na palatandaan kung paano natin makikilala ang isang kulto. Ang kulto ay nalinlang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Paano ba yan, kaibigan? Halos buong kulto ng mga grupo, kaibigan, ay nadaya patungkol sa estado ng kamatayan. May natin pong i-review, kaibigan, kung ano yung kamatayan. By the way, ang pinto ng Diablo, inuulit ng mga kulto sa panahon ngayon ang sinaunang kasinungalingan. Ano ba yung sinaunang kasinungalingan, kaibigan? Sabi na, walang kamatayan. Ang tao ay Diyos, karunungan sa sarili ay kaligtasan. Ito yung pangunahing mga prinsipyo ng kulto. Walang kamatayan, ang tao ay Diyos, karunungan sa sarili ay kaligtasan. At yun po ito titinan ngayon, kaibigan, sa ating pag-aaral. James Tabor, sabi niya, ang grupong ito ay talagang kakaiba. Ang mga taong ito ay kalmadong pinili ang pagpapakamatay upang makalabas sa napakapositibong paraan patungo sa isang mas mataas na antas ng buhay. Kanilang itinuturing nila ang kamatayan na hindi kalaban ng buhay, ngunit bilang, ano, kaibigan? Ang buhay mismo. Dito, kaibigan, nadaya ang mga kulto patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Paano ba natin ma-define ang death? Ano ba ang kamatayan, kaibigan? Ang kulto ay nalinlang sa patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Alam po natin kagabi na ang kamatayan? Atin po yan ang pag-aaralan kagabi, kaibigan. Sila ay naniniwala na hindi mamamatay ang tao kahit na ito ay namatay. Patuloy po tayo. Kung ikaw ay mamamatay, hindi ka talaga patay. Ito ang pinaniwalaan ng mga kulto. Kung ikaw ay patay o mamamatay, hindi ka talaga patay. Ang tanong, kaibigan, may mga paniniwala din ba ang mga Kristiyano na ganito ngayon? Meron ba? Na ang tao pag mamatay ay hindi talaga patay. May mga pareho bang mga belief o pananampalataya tayo na ganito? Yes. Let me explain. Maraming mga Kristiyano, kaibigan natin, mga kaibigan, na nagsasabi na kung ikaw ay mamamatay, didiritso ka sa langit o didiritso ka sa impyerno o didiritso ka sa purgatorio o didiritso ka sa mga hayop. Ibig lang sabihin yan, kaibigan, walang kaibahan sa mga pananampalataya ng mga kulto na pag ang tao ay mamamatay, hindi talaga sila patay. Tanong, kaibigan, kung ikaw ba ay mamatay, pupunta ka sa langit o sa impyerno kaagad, ikaw ba talaga ay patay?
Ang tao ba talaga ay patay? No. Ibig lang sabihin sila pa ay buhay sa kabilang buhay. Malinaw mo ba yung kaibigan? May similar na mga pananampalataya. Ito kaibigan, at tinakita ngayon, hindi po ito biblical. Hindi po ito ang sinasabi ng Biblia. Ang kakaibahan lang sa kanila kaibigan, iba ang pupuntahan sa hayop siguro. Yung isa naman, iba ang pupuntahan doon sa langit. Yung iba naman, pupunta sa impyerno. Pero parehong mga prinsipyo. Pag ang tao ay mamatay, hindi talaga, ano? Patay. Malinaw po so far? Say yes kung malinaw? Okay, very good. Patuloy tayo kaibigan. Ang kulto ay narinlang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Alam niyo kaibigan, ito ang pintuan ng diablo or lock ng diablo sa kanyang pintuan. Naniniwala na pupunta sa kosmos pag ikaw ay mamatay. Langit o impyerno, walang kaibahan yan. At ang mga kulto kaibigan ay naniniwala na ang mga patay, mga mahal nila ng mga magulang o mahal nila sa buhay na namatay, ang siyang nagpapatnubay sa kanila na patuloy nilang kinakausap at siyang nagbibigay ng instruksyon kung ano ang kanilang gagawin. Yan ay mga spiritual guides kaibigan. Pero atin po tinangin kaibigan, ang communication, ang pag-communicate patungkol sa patay at sa buhay na tao. Ito actually kaibigan ang pintuan ng Diablo. Ano ang pintuan ng Diablo kaibigan? Ang pakikipag-usap sa mga patay. Ang pakikipag-usap kaibigan sa mga patay. Yung namatay na natin ang mga mahal sa buhay siguro at ating kinausap. Alam niyo po ba kaibigan na yan ay pintuan ng Diablo? Sino po ang papatuloy kaibigan? Sino ang mga boses sa libingan? Patay ba talaga ang patay? Ang nasa libingan ba talaga ay patay? Well, kaibigan, sino ang espiritu sa espiritismo? Mapanganib ba ang pakikipag-usap sa espiritu ng patay kaibigan? Bubuksan ba natin ang pintuang iyon? Ano ba ang sabi ng Biblia dito kaibigan? Atin pong pupuntahan ang Biblia para po sa sagot nito. At basahin po natin yan sa Isaiah 8:19 to 20. Basahin natin lahat kaibigan. Ready go? At pagka kanilang sasabihin sa inyo, hanapin ninyo silang nakikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula, patuloy po tayo, na nagsisihuni at nagsisibulong, hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ang kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay? Well, kung ating tinanin yung kibigan, ang sunod na teksto, sa 20, sa kautusan at sa patuto, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, dahil ano kaibigan? Walang liwanag sa kanila. Atin pong nakita dito mismo kaibigan, na yung bumubulong ng mga espiritu galing sa mga patay, ay hindi po espiritu ng Panginoon. Yun ay galing sa ibang espiritu kaibigan. At sabi nga dito, wala sa kautusan at kapatuto, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, dahil ano kaibigan? Walang liwanag, walang katotohanan sa kanila. Yan ang sabi ni Isaiah kaibigan. Ibig lang sabihin ni Isaiah dyan, napupunta tayo sa Panginoon. Bakit tayo yung kakausapin ang mga patay kung buhay naman ang ating Diyos? Tama? Bakit pa yung kakausapin natin ang mga patay kaibigan kung ang Diyos natin sa langit ay buhay? Yung iba, sabi nila, dahil malungkot ako, gusto kong maghanap ng comfort. Pupunta sa sementeryo, pupuntahan ang mahal sa buhay na namatay na doon. Ngayon, kaibigan, hindi po sila ang makapagbibigay ng comfort sa inyo. Sino? Hindi ba si Jesus? Hindi ba ang Biblia, kaibigan? Si Jesus ang makapagbibigay sa atin ng comfort. Kahit gaano ka kalungkot, kaibigan, hindi ka kayang bigyan ng comfort sa iyong mahal sa buhay na nandun sa libingan. I believe, at sabi ng Biblia, Jesus cares for you. Si Jesus ang siyang makapagbibigay ng comfort. Kaibigan, dinaya ng Diablo ang karamihan sa mundo. Nakala nila sila ay na-comfort. Mandaraya ang Diablo, kaibigan. Yan ang nakita natin sa Biblia. Ecclesiastes 9 verse 5. Ano ang sabi ng Biblia dito? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit ano kaibigan?
hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. Makapagbibigay ba sila ng mga mensahe sa inyo? No. Bakit? Wala silang bagay na nalalaman. Hindi nila alam ang inyong nangyari, ang nangyari sa iyo, kaibigan. Hindi niya alam kung gaano ka kalungkot. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa iyo. Ang mga patay na nasa libingan. Ngunit si Jesus, kaibigan, alam niya. Kaya si Jesus lamang ang siya makapagbibigay ng comfort sa atin. Ang tanong, kaibigan, bumibisita ba ang espiritu ng mga patay sa buhay? Bumibisita ba ang mga patay o ang mga espiritu ng mga patay sa buhay? Ito po atitin ang kaibigan. Sa Biblia po, sabi po sa Job 7:9 verse 10, 7 verses 9 and 10, kung paanong ang ulap ay, ano kaibigan? Napapawi at nawawala, gayon siyang bumaba sa Sheol ay hindi na aahon pa. Napatuloy dito sa 10. Siya'y hindi na babalik pa sa kanyang bahay. Ni malalaman pa man niya ang kanyang dako. Yan ang sabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, hindi na babalik ang patay sa kanyang tahanan. Ibigan, may bumabalik ba ng mga espiritu sa inyong tahanan? At siguro sabi-sabi nyo, nandiyan na si tatay. Kumakatok siya sa pintuan. Lord, kaibigan, sino kaya ang mga espiritu ngayon? Alam nyo, kaibigan, ang dahilan kung bakit matatakot ang karamihan na pumunta sa sementeryo at matulog sa sementeryo, dahil sila ay naniniwala na ang patay ay hindi talaga patay. Tama po? Takot sila dahil akala nila na yung namatay sa libingan ay hindi talaga patay. Baka magpapakita yun kaagad doon. Ito yung dahilan, kaibigan, kung bakit takot ang karamihan na bibisita sa impyerno, sa sementeryo at doon matulog siguro. Nakatulog na ba kayo sa sementeryo? Anong pakiramdam kung matulog kayo sa sementeryo? Siguro takot ka, kaibigan. Sino bang hindi matatakot dito matutulog sa sementeryo? Oh, hindi na kayo natatakot dahil alam nyo na hindi sila babangon. Yun ay patay, kaibigan. Walang nalalaman sila. Well, ang tanong, sino kaya yung nagpapakita? Yun ang ating tanong, kaibigan. Bumibisita ba ang patay o espiritu ng mga patay sa buhay? Sabi ng Biblia, no, hindi sila bumibisita kahit sa inyong tahanan. Malinaw ba yun sa Biblia, kaibigan? Say yes kung malinaw. Okay, very good. Hindi bumibisita ang patay o espiritu ng mga patay sa tahanan. Ano sabi ni Job? 14 verse 12. Gayon ang tao ay nabubuwal at hindi na bumabangon hanggang sa ang langit ay mawala. Sila hindi magsisibangon ni mga gigising man sa kanilang pagkakatulog. Diyan po nabanggit, kaibigan, na sa pagdating lang ni Jesus, babangon ang mga nangasa libingan. Ano pa ang sabi diyan? Sa 2 Peter 3 verse 10 at saka Revelation 6 verse 14, na pagkatapos ng mawala ang buong langit, ito ang pagdating ni Jesus, doon pa babangon ang mga namatay. Gusto ba ng Diablo, kaibigan, na tayo ay madaya patungkol sa estado ng patay? Upang ating makausap ang Diablo mismo? Well, posible po, kaibigan, ito po ang ginawa ng Diablo sa mga kulto. Gusto niyang kausapin ang mga kulto, mga grupo, sa pamamagitan ng ano, kaibigan? Estado ng patay. Kinakausap niya ang mga espiritu na nagpapanggap si Satanas na siya ang mga mahal nila sa buhay na kinakausap nila. Ngunit sino ang kanilang kinakausap? Ang Diablo. Sino ang kinakausap ng mga taong ito, kaibigan? Sino ang kanilang sinunod? Ang Diablo. Nakita niyo ang padaraya, kaibigan? 39 na mga miyembro ng Heaven's Gate na kulto nagpakamatay dahil akala nila na ang kanilang papatutunguhan ay isang napakagandang pangunguhay. Ngunit ito, kaibigan, ay isang pandaraya ng Diablo. Kaluluwang nawala, kaibigan, dahil nadaya ng Diablo. According sa 2 Corinthians 11 verse 14, kaibigan, na si Satanas ay magpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Madaya ba kayo ng Diablo, kaibigan, kung siya ay haharap sa inyo na may sungay at pula, na may buntot? Hindi, of course, siguro tatakbo ka, right? Pag makita mo na ganun si Satanas. Ngayon, kaibigan, si Satanas po ay magpapakita na parang anghel ng liwanag.
na makukuha yung damdamin mo. Siguro magpapakita siya na parang mahal mo sa buhay na nawala na sa iyong gilid. Siguro nawala na for how many years at naisip mo pa siya. At magpapakita sa iyo. At sabihin mo, miss na kita. Sino kaya ang na-miss mo, kaibigan? Sino kaya ang kinakausap mo? Ang Diablo. Gusto kong i-share ang isang tunay na or true-to-life story, kaibigan. Isang missionary family doon sa Africa. Noong pumunta sila sa Africa, kaibigan, dumating ang time na namatay ang kanilang anak. Noong namatay ang kanilang anak, mga kaibigan, nalungkot ang nanay, of course, ang magulang, nalungkot sila, at kanila itong inilibing. Lumipas ang isang linggo, nandun sila sa kitchen, yung mama, yung nanay, nandun sa kitchen, at may biglang kumatok. Kumatok doon sa pintuan ng kitchen, at nung binuksan niya, kaibigan, nakita niya ang kaniyang mumunting anak. At nung nakita niya ang kaniyang mumunting anak na namatay na isang linggong nakalipas, kinilos ang kaniyang damdamin na parang gusto niyang yakapin ang kaniyang anak dahil na-miss niya na. Ngunit, kaibigan, alam niya ang itinuturo ng Biblia na pag ang tao ay mamatay, hindi na ito babalik sa tahanan, hindi na ito babalik sa bahay. Kaya sabi ng nanay, umalis ka sa aking harapan, Satanas! At nung sinabi niya yun, kaibigan, biglang naglaho, nagpalit anyo, at nawala ang batang kanyang nakita. Yan ay totoong kwento, kaibigan, sa Africa. At yun din ay naranasan siguro ng marami na sila ay kinakausap nito. Ngayon, kaibigan, hindi po yan ang Diyos. Hindi po yan yung mahal niya sa buhay. Yan po ay pandaraya ng Diablo. Sino yan? Revelation 16 verse 14. Sapagat sila ay mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda. Malinaw po ba yan sa Biblia, kaibigan? Sino yung mga espiritu ngayon? Espiritu ng mga demonyo. Kaibigan, ang kulto ay nanilang patungkol sa estado ng tao sa kamatayan. Halos buong mundo, kaibigan, ay nadaya dito. Binuksan ang pintuan ng Diablo, ang pakikipag-usap sa mga patay. Alam niyo, kaibigan, si Marshall Applewhite, yung founder ng Heaven's Gate, siya po actually ay nakaranas ng near-death experience, yung NDE. Nung halos na daw siya mamatay, or dumaan na rin sa kamatayan at bumalik. Ngayon yun po ay hindi totoo, kaibigan. Siya po ay nakaranas, atin po na napag-aralan kagabi patungkol sa kamatayan. At si Applewhite, kaibigan, or si Marshall Applewhite, ay naging founder ng Heaven's Gate. Sabi ng Biblia, ano ang mangyayari sa isang tao kapag siya ay namatay? Review natin, kaibigan. Ang kaluluwa ay mortal. Yan ang sinasabi ng Biblia, ang kaluluwa na nagkakasala ay mamamatay. Yan po ang sabi ng Biblia, kaibigan. At ang Biblia din po ay nagtuturo patungkol sa pag-asa na ating makakamtan sa panahon na tayo mamatay, may muling pagkabuhay. Yan ay pagbabalik ni Jesus. Sa pagbabalik ni Jesus, kaibigan, ito po ang sabi sa John 5:28, huwag ninyong ipanggilalas ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makarinig ng kaniyang tinig, 29, at magsisilabas ang mga nagsigawa ng mga mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Yan po ay, kaibigan, resurrection, dalawang resurrection. Atin po yung pag-aaralan sa susunod natin ng mga topiko. Dito po natin, kaibigan, na muling bubuhay ng Panginoon ang lahat ng nangasa libingan. Pag-asa natin nakita sa Biblia. Kaya nga, kaibigan, wala nang nagbabahagi patungkol sa resurrection ngayon. Dahil karamihan ay niniwala na ang tao pag mamatay ay didiretso sa langit, didiretso sa impyerno, pupunta sa purgatorio, or pupunta sa mga hayop. Kaya wala nang nagbabahagi patungkol sa resurrection or sa muling pagkabuhay. Kailan kayo na nakarinig ng muling pagkabuhay na mensahe, kaibigan? Kailan yon? Ngayon lang ba ulit? Muling pagkabuhay na mensahe? Kahit yung mga pastor, kaibigan, na magmiminsahe sa mga may namatay, itong taong to ay pumunta na sa langit. Yun ba ang sabi ng Biblia, kaibigan? No. Ang sabi ng Biblia, saan siya dadalhin? Saan ba nila ang patay? Ang kabaong? Doon sa libingan lang. Yan ang sabi ng Biblia, kaibigan. Malina po yan sa Biblia. Alam niyo po, kaibigan,
Ang pinakaunang kasinungalingan na sinabi ng Diablo sa tao ay patungkol sa kamatayan. Alam niyo ba yan? Atin po dito, kaibigan, ito, atin pong titang ito sa Genesis. Ito po yung unang kasinungalingan ng kanyang ginawa. Balikan po natin si Eva sa Genesis 3, 1 to 5. Basahin po natin, kaibigan. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Alam ba ni Eva dito, kaibigan, na siya ay mamamatay? Pagkakain siya? Hindi ba siya sinabihan ng Panginoon? Sinabihan po siya. So alam niya, kaibigan, na pag siya ay kakain ito, ano mangyari? Siya ay mamamatay. Ngayon, ano ang sinabi ng Diablo, kaibigan? Ito ang sabi ng Diablo. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, ni huwag ninyong hipuin, baka kayo ay mamamatay. Sabi ng Diablo, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na ano? Hindi ka mamamatay. Ano ang sabi ng Diyos? Eve, kung ikaw ay kakain niyan, ano mangyari sa'yo? Mamamatay. Ano ang kasinungaling sinabi ng Diablo? Hindi ka mamamatay. Yan ba rin, kaibigan, ang kasinungalingang sinabi ng Diablo hanggang ngayon? Malinaw po, kaibigan, na pagsasabihin ng Diablo na kung ang tao ay hindi talaga patay, pupunta siya sa langit o sa impyerno, ibig lang sabihin, hindi siya talagang patay. Pero sabi ito, kaibigan, ito yung unang kasinungalingan na binahagi ng Diablo kay Eva, hindi kayo mamamatay. Sabi dito, sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos. Ito ba ang ginawa ng Diablo sa mga Heaven's Gate kulto? Na pag kayo ay mamamatay, kayo ay hahakbang sa panibagong buhay. Kaibigan, ito po ay napakalinaw sa Biblia na nakakilala ng mabuti at masama. Now, may tanong ko lang, kaibigan. Sabi ng ahas, kayo'y magiging parang Diyos. Yan ang tinakita kayo na, kaibigan, na yan ang mga offer ng kaaway. Na kung ikaw ay mamamatay, hindi ka talaga patay. Pupunta ka sa ibang kabilang bahagi ng buhay. Ikaw ay mananahan dun. Well, kaya nag-suicide ang lahat ng mga Heaven's Gate ng mga miyembro. Sabi ng Panginoon Diyos, kaibigan, kay Adan, kayo ay mamamatay. Kay Adan at kay Eva, kayo ay mamamatay. At sabi naman ng ahas, hindi kayo mamamatay. Now, ang tanong, kaibigan, sino ngayang ahas dyan? Ang Diablo. Now, kung talagang hindi mamamatay ang tao, kaibigan, sino ang nagsinungaling sa dalawang iyan? Ang Diyos o ang Diablo? Ulitin ko yung tanong. Kung totoo talaga na ang tao pagmamatay ay hindi talaga patay o pupunta sa ibang kabilang hakbang ng buhay, sino ang nagsisinungaling? Ang Diyos o ang Diablo? Ang Diyos. Tama? Kung totoo na hindi talaga patay ang mga patay, sino ang nagsinungaling? Ang Diyos. Kasi sabi ng Diyos, Adam, Eve, hindi kayo, mamamatay kayo. Ngayon, anong sabi ng Diablo? Hindi kayo mamamatay. So kung totoo talaga, kaibigan, na hindi mamamatay ang tao pag siya ay namatay, sino ang nagsinungaling? Ang Diyos. Ang tanong, kaibigan, sinungaling ba ang Diyos? No, hindi sinungaling ang Diyos, kaibigan. Totoo at tunay ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, kaibigan, ito ang pandaraya ng Diablo. Sabi niya, hindi ka mamatay. Pupunta ka diretso sa langit, pupunta ka diretso sa impyerno, o pupunta ka pa sa purgatorio. Hindi ito ang sinasabi ng Biblia. Sino ang nagsinungaling? Of course. Kung ang kaluluwa ay immortal, hindi nagsinungaling? Hindi nagsisinungaling ang Diablo. Halos buong mga reliyon, kaibigan, iba't ibang mga kultura ay may parehong mga pananampalataya patungkol sa patay. Kung titingin niyo po ang Egyptian, sila po naniniwala, atin pag-aralan kagabi, na pag namatay ang tao, pupunta doon sa kabilang dako ng Nile River at doon sila magsimula maghalakbay kasama si Osiris. Ang Babylonian naniniwala din na pag namatay ang tao, hindi talaga sila patay. Ang Griego o mga Romano, sila din naniniwala na ang tao pag namatay ay hindi talaga patay. Ang mga Buddhist, kaibigan, naniniwala din na hindi talaga sila patay pag mamatay ang tao, pupunta sila sa ibang dako ng mundo. Ang Islam, hindi din naniniwala na pag mamatay, sabi nga ng Islam, sila ay mamatay, pupunta sila kagad kay Allah or paraiso.
Kahit nga ang mga Freemasons, kaibigan, ay naniniwala na pag ang tao ay mamatay, ay hindi talaga sila patay. Halos buong mundo, kaibigan, ay naniniwala sa immortal na kaluluwa. Kahit nga mga satanista, kaibigan, alam niyo ba na may Church of Satan? Alam niyo ba yun? Na may iglesia si Satanas, talagang pinangalan niya, Church of Satan. At alam niyo ba kung ano ang kanilang paniniwala patungkol sa patay? Ang mga satanista ay naniniwala sa paganong doktrina ng immortalidad ng kaluluwa. Sila ay naniniwala na pag umatay ang tao, hindi ito patay, ito ay buhay pa rin, ngunit sa kabilang buhay. Sila po rin ay naniniwala niyan, kaibigan. So, napaka-common ng mga doktrina ito or belief na ito sa buong mundo. Ngayon, kaibigan, nakakalungkot na halos buong Kristiyano ay nadaya dito. Nadaya sa immortal na kaluluwa. Sometime, sa Reader's Digest, kaibigan, ito po yung sinabi, na walang kamatayan. Basahin po natin ang artikulo. Hindi ka talaga, ano kaibigan? Mamamatay. Ani mo'y para itong kamatayan. Ngunit, nagpapatuloy ka talaga sa pamumuhay at mas marami ang alam pagkatapos kumpara noong sa dati. Ibig lang sabihin nila, pag ikaw ay mamatay, mas marami ka pang alam sa mga buhay. E kaya pala gusto ng mga tao na mamatay na lang? Kasi mas marami pa silang malalaman kung sila ay mamatay na. Patuloy tayo, kaibigan. Ito ang mga binabanggit ng spiritualismo. Ito ang mga turo ng spiritualismo, kaibigan. Ito ang pundasyon ng spiritualismo. Ang spiritualismo ay nagsasabing ang patay ay higit ang nalalaman kaysa buhay. Isang spiritualist, si E.W. Sprague. Sa Ecclesiastes 9:5, kaibigan, ano ang sabi? Talaga bang ang patay ay higit may nalalaman sa mga buhay? Ano ang sabi ng Biblia? Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit ano, kaibigan? Hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Sino ang tama dyan? Ang spiritualist o ang Biblia? Kaibigan, ang Biblia. Napakalinaw po sa Biblia, kaibigan, may mga pandaraya na ginagamit ang Diablo. Dito, gaya ng marami pang ibang teksto sa Biblia, ang Diablo ay nagsasabi ng... Anong sabi nila? Nagsasabi ng katotohanan ay ang Panginoon ay mali. Nakita niyo, kaibigan, kung gaano yung pagdaya ng kaaway, yung mga spiritualist. Nagamit na nila na ang Diablo na ang naging tama at hindi na ang Panginoon. So ang spiritualismo, kaibigan, according sa diksyonaryo, ay isang paniniwala na ang espiritu ng mga patay ay nakakapangusap sa mga buhay sa pamamagitan ng mga medium. Ano ba yung mga mediums na yung kaibigan? Of course, itong mga patay. Kagaya ng mga spiritualismo ng mga bagay, kaibigan, itong New Age, Reincarnation, ESP, Mahika, Occultismo, Astrology, Pangkukulam, Satanismo. Ito ay mga spiritualism lahat, kaibigan. At ano pa? Isa dyan ay sino? Harry Potter. Sino nakakita na? Nakapanood ng Harry Potter? Alam niyo ba, kaibigan, na yan ay spiritualismo? It's a very spiritual movie or book. Kaibigan, nung ang modernong spiritualismo, kaibigan, ay nagsimula noong 1800 sa Hedgesville Cottage sa New York. Isa itong haunted house. Ito, kaibigan, dito nagsimula. Yung haunted house na yan, may lumipat ang Fox family dito. At nung lumipat ang Fox family, kaibigan, may naririnig silang mga espiritu sa loob niyan. Nagtatakbuhan, kumakatok sa pintuan, ito ang kanilang naririnig dito sa haunted house na ito. Una, kaibigan, sila ay natatakot. Takot sila na manirahan dito. Ngunit, kaibigan, dumating ang time na parang naging okay na sa kanila. Hindi sila lumipat ng ibang bahay. Dito pa rin sila. Hanggang dumating na kanilang ginawa, kaibigan, naglagay sila ng carpet para hindi maingay ang pagtakbuhan ng mga espiritong ito. Nilagyan nila ng carpet hanggang sila ay may mga communication niya. May pagtawag-tawag na sila. Isang ganun-ganun na ang kanilang pagtawag. Sagot na naman yung spirit.
Hanggang kaibigan, sinabi ng mga espiritu, kami ang inyong mga mahal sa buhay. Gusto ko kayong kausapin. At doon nagsimula, kaibigan, ang spiritualismo. Nung kinausap ng isa sa mga anak ng Fox family, ang mga espiritu na ito. At sabi nga nila, kaibigan, na there is no death. There are no dead. Yan ang sabi nila, kaibigan. Dahil nga, at sabi nga nila, kaibigan, yung mga espiritu ngayon, sabi nila, kami ang inyong mga patay na kapamilya. At ano? Kaibigan. Sino bang hindi kakausap niyan, kaibigan, kung na-miss mo na ang pamilya mo? Pero ano yan, kaibigan? Yan ay pandaraya ng Diablo. Huwag niyo pong buksan ang pintuan ng Diablo. Ano yan, kaibigan? Gusto kayong kausapin ng Diablo. Pero may good news ako sa inyo. Gusto din kayong kausapin ni Jesus. Sino ba kakausapin niyo? Si Jesus or ang Diablo? Of course, kaibigan, gusto ko kausapin si Jesus. Saan mo makakausap si Jesus? Sa Biblia. Sa banal na kasulatan, kaibigan, doon natin maririnig ang napakatamis na mga pangako ng Panginoon. Binuksan nila ang pintuan ng Diablo. Kaibigan, dito po natin nakita, Revelation 16 verse 14, sino yung mga espiritu ngayon? Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo. Ang mga spiritualismo, kaibigan, ay sinasabi nila na ang spiritualismo, sinasabi ng mga spiritualismo na ang patay ay hindi talaga patay. Ito ang kanilang mga fundamental na mga prinsipyo. Sabi nga ni J. Arthur Hill, sabi niya, at naminsan sa ilalim ng mga kondisyon na hindi pa maipaliwanag, makakausap natin ang mga nangamatay na. Ito ang pinto ng Diablo. Sinasabi ng spiritualismo, kaibigan, na ang patay ay nakakapangusap sa mga buhay. Walang kamatayan sa libingan. Ito ang prinsipyo ng mga spiritualismo. Madalas akong nakikipag-usap sa mga patay. Sino kaya ang kinakausap niya? Ang Diablo. Hindi ako magdadalawang isip na ang mga tao ay namumuhay pagkatapos ng kamatayan. Sapagkat palagi kong nakikipag-usap sa kanila. Si Sir Oliver Lodge. Sabi ng Ecclesiastes 9:5, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng mga patay ang anumang bagay. Kaibigan, sino ang kinakausap ni Sir Oliver Lodge? Ang kanya bang mahal sa buhay? Ang espiritu ng Diablo. Alam niyo, kaibigan, siguro nagtanong kayo ngayon, siguro may magtanong siya, how about si Saul? Nung kinausap niya si Samuel. Alam niyo, kaibigan, sa 1 Samuel 28, dito pa rin makikita na si Samuel ay nagpakita sa isang espiritu na likas. Ngayon, kaibigan, alam po natin na si Saul ay hindi na po kinakausap ng Panginoon dahil po siya ay nagrebelde. At wala siyang ibang makausap. Gusto siyang pumunta kay Samuel, ngunit si Samuel ay patay na sa panahon ito. Kaya pumunta siya sa manghuhula or mangkukulam. Noong pumunta siya sa mangkukulam, kaibigan, by the way, kaibigan, kinakausap ba ng Diyos ang mangkukulam? Hindi. Hindi kinakausap na siya sa mangkukulam. Noong pumunta siya, kaibigan, pinalabas ng mangkukulam yan ang likas na si Samuel, isang espiritu. Ang tanong, kaibigan, yun ba ay si Samuel? No. Yun ay sino? Espiritu ng Diablo. Kahit ang kanyang likas, kahit ang kanyang larawan ay parang si Samuel, kaibigan, yun ay hindi si Samuel. Dahil sabi ng Biblia, ang patay ay hindi na babalik sa kanyang tahanan. Sabi nga sa isang komentaryo, kaibigan, iyon ay hindi ang banal na propeta ng Diyos na lumabas sa bigkas ng isang mangkukulam. Si Samuel ay wala sa yungib ng masasamang espiritu na iyon. Kaibigan, hindi babalik kailanman ang patay. Ang milagrosong pagkapakita ay gawa lamang ng kapangyarihan ni Satanas. Madali lang sa kanya na gayahin ang anyo ni Samuel na gaya ng pag-anyo niya bilang anghel ng liwanag nang sinubok niya si Jesus sa ilang na lugar. Yan po ang sabi, kaibigan, ng Biblia. Hindi po yun si Samuel. Kaya may babala po, kaibigan, na binanggit po dito sa Deuteronomy 18:10-12. Ito pang binanggit, kaibigan, na huwag natin kakausapin ang mga patay. Kung sino man, sila ay papatayin. Ito ang pinto ng
Diablo. Kailan ba natin matatanggap ang pagiging immortal, kaibigan? Kailan kaya? Sabi dito sa Biblia, 1 Corinthians 15, 51-55, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay ano, kaibigan? Babaguhin sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay ano, kaibigan? Mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Kailan yan, kaibigan? Sa pagbabalik ni Jesus. Patuloy po tayo dito. Sapagkat kinakailangan nating itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Kailan yun, kaibigan? Sa pagbabalik ni Jesus. Makakamtan natin ang immortal na buhay, kaibigan, sa panahon na babalik si Jesus at sa panahon na tinanggap natin si Jesus. Datapuat, pagka itong may kasiraan ay mabihisan na walang kasiraan at itong may kamatayan ay mabihisan na ano? Walang kamatayan. Gusto niyo ba yan, kaibigan? Na magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan? Napakaganda pangako po yan, kaibigan. Kung magkaganyan ay mangyari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay na ang kamatayan saan naroroon. Kamatayan, saan naroroon o kamatayan ang iyong pagtatagumpay? Saan naroon o kamatayan ang iyong tibo? Ang mga anghel, kaibigan, ay hindi mga espiritu ng ating mga yumaong mga mahal sa buhay. Sabi nga ng Biblia, magpapakita ba ang mga anghel sa mga tao? Sa Hebrews, kaibigan, sila po ay magpapakita bilang mga tao. Kaya nga sabi ng Biblia na huwag kayong makalimot sa pag-entertain ng mga estranghero. Baka kayo ay nag-entertain ng anghel. Nagpapakita ba sila bilang espiritu ng ating mga yumaong mga mahal sa buhay, ang mga anghel? No, kaibigan. Kailan ginawa ang mga anghel? Simula pa, kaibigan. Bago pa nalalang ang tao, nilalang na ang anghel. So, hindi mapapakita ang mga anghel bilang mahal niyo sa buhay. Sila po mapapakita bilang tao, ngunit hindi po kagaya ng inyong mahal sa buhay. Paano sila magpapakita, kaibigan? Bilang tao, kahit alinman, bilang anghel, bilang estranghero. Hebrews 13 verse 2, sabi pa rito, kaibigan, huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang ibang walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Kaibigan, atin natutunan sa gabing ito na ang mga espiritu na bumabalik sa ating mga tahanan ay hindi po espiritu ng mga anghel. Ito po ay espiritu ng mga kaaway. Espiritu ni Satanas, kaibigan. Kung atin pong gawing pundasyon ang Biblia, kaibigan, sa ating pananampalataya, hindi po tayo madadaya. Amen? Kayo po ba ay masaya na may Biblia po tayo, kaibigan? Sabi nga sa Great Controversy, marami ang harapin ng espiritu ng demonyong nag-aanyo bilang mga minamahal na kapamilya o mga kaibigan at magsasabi ng mga napakadelikadong herisiya. Ang mga bisita na ito ay aapila sa ating pinakamatinding simpatiya at gagawa ng mga milagro sa magpapatunay sa kanilang pagkukunwari. Dapat maging handa tayo na harapin sila gamit ang mga katotohanan sa Biblia na ang patay ay walang nalaman at na ang mga nagpapakita ay mga espiritu ng demonyo. Yan ang sabi ng isang komentaryo, kaibigan. At sa Biblia sabi, sapagkat nalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay, ngunit hindi nalaman ng mapatay ang anumang bagay. Ngayon, kaibigan, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaibigan, ngayong gabi, inyo pong natutunan patungkol sa pintuan ng Diablo. Inyo bang bubuksan ang pintuan ng Diablo? Or inyong sasarahan ang pintuan ng Diablo? Kaibigan, sa gabing ito, sa ating pagtatapos, sino bang sa inyo ngayon nasasabihin mo, Panginoon, gusto ko pong sundin ang Biblia. Gusto ko pong sundin kung ano ang sinasabi ni Jesus. Ayaw ko pong buksan ang pintuan ng Diablo. Hindi ko po gustong kausapin si Satanas. Gusto ko pong kausapin si Jesus. Yan ba ang dalangin mo, kaibigan? Pwede ba ipakita sa pagtaas ng iyong kamay kung yan ang mithiin mo? Lord, gusto ko pong makausap ikaw, hindi ang Diablo.
Ayaw ko pong kausapin ang Diablo. Gusto ko pong kausapin si Jesus. Amen. Gusto ba kausapin si Jesus? Of course, kaibigan. May pag-asa po sa inyo na nagsasara sa pinto ng Diablo. May pag-asa para sa mga sa iyo, mga multo'y di ka na maluloko. May pag-asa para sa iyo, salita ng Diyos, maasahan mo. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. May pag-asa para sa iyo, huwag paniwalaan salita ng kaaway. May pag-asa para sa iyo. Sabi niya, tunay na di kayo mamamatay. May pag-asa para sa iyo sa Biblia, ipagkatiwala ang buhay. May pag-asa kay Kristo para sa iyo. Sa ating pagtatapos, kaibigan, ating awitin ang Does Jesus Care? Tayo pong lahat ay tumayo at ating awitin ang Does Jesus Care? Does Jesus care? Sing! Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth and song? As the sudden press and the cares distress and the way grows weary and long, heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me, and my sad heart aches till it nearly breaks? Is it all to him does he see? Oh yeah, with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Kaibigan, si Jesus po ay nag-aaruga sa inyo. Tayo po manalangin. Dakila po namin, Panginoon, maraming salamat sa katotohanan ng aming natanggap. Maraming salamat sa Biblia, kay Jesus, na kung ito po ay aming susundin, ito po ay magbibigay ng kalayaan sa aming buhay. Silihan niyo po ang aming mga desisyon sa gabing ito. Bigyan ng patnubay ang bawat isa sa aming pag-uwi at bigyan ng kapayapaan sa aming pagtulog. Ito po ay aming hiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po, kaibigan, Revelation's Lake of Fire. Balik po kayo bukas, atin pong pag-aaralan ang impyerno. May impyerno ba or wala? Yan ang ating titinan. May impyerno, may mga tao na ba sa impyerno or wala? Yan po, kaibigan, ating pag-aaralan bukas. God bless you and good night.